Ito yung mga natanggal sa poder ng kapangyarihan na gusto bumalik. Sino-float nila yung ganyang idea na ito na, na napapaligiran ng komunista o ano yung administrasyon. So, ganyan ang ginagamit nila. Pero hindi naman kumakagat niya yung mga officers and men. Si Senador Gringo Onasa na isa rin dating rebeldeng sundalo. Wala rin natatanggap na ganitong impormasyon. Pero kung meron man, tsak siyang hindi ito magtatagumpay. I doubt it. Dahil wala ako nakikitang seryoso na gut issue. No, na mag-uudyok nito. Maaring may mga komentaryo that being ventilated, no, in little social gatherings, pero not in the magnitude that precipitated the 1986 February Revolution or the events after that. Ayon sa isang political analyst, nag-ugat ang lakas ng loob ng ilang rebeldeng militar na mag-aklas nang magtagumpay ang ginawa noon ni Naunasan na nag-udyok sa makasaysayang People Power Revolution. Pero di raw ito katanggap-tanggap sa kasalukuyang administrasyon. 1.5 years pa lang administration, no? And it's really trying very hard, as I can see it. No? So siguro isipin na lang natin na isa to sa mga rumblings na, no? And it will remain like that. Gayunman, di pa rin daw dapat ipagkibit-balikat ang impormasyon, lalo't politicized na raw ang militar ngayon. Hanggang hindi mo maaalis na maging politicized ang military. Halimbawa, bago sila magkaroon ng star at stripe nila, yung mga full colonel, aba, they have to kiss ass, no? Talaga nagsisip-sip sila sa politiko. At yung politiko naman ay talagang dinitake advantage niya yan. Hindi naman daw nababahala ang palasyo sa bantang destabilization plot. We're not bothered by any rumors of Fukuda. The AFP has already issued a statement to that effect that it is a professional organization. It will abide by the commander-in-chief. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Ang Pilipinong boksingero na si Sunny Boy Haro na ang bagong flyweight champion ng World Boxing Council o WBC. Tinalo niya ang kanyang kalaban mula sa Thailand. Simple lang naman daw ang kanyang hangarin sa kanyang pagbabalik sa boxing at yan ay ang makabili ng ipapasada niyang tricycle. Makitama at po muna tayo kay Sports Tugsi, Chino Trinidad. Yan, dala ko sa kanto. Sukli. Wala ba ako sukli? Wala na sukli, libre. Ayun yung nakakatawa storya nitong ating bagong world champion na ito. Dapat mamamasada lang siya ng tricycle. Akalain nyo, pinasadahan niya na suntok yung dating world champion. Ngayon, siya ang bagong WBC flyweight champion of the world. Yan ang storya ng mula labandero, muntik naging tricycle driver, ngayon world champion. Yan po ang storya ni Sunny Boy Haro dito sa Time Out. Hello, Brad. Titigil na sana sa pagiging professional boxer si Sunny Boy, kundi lang bigla nagkaroon ng pagkakataon na lumaban para sa isang world title. Aminado, ang dating Philippine flyweight champion na tinanggap niya ang laban kontra sa isa sa top fighter sa pound-for-pound list na si Bong Saklek Ong Kong Jam upang may makalat na halaga, upang makabili siya ng tricycle na may kasama ng prangkisa para mapagkunan ng pagpapakain sa kanyang mag-anak sa araw-araw. Pero sa halip na pamamasada ng tricycle, pinasadahan niya ng sunod-sunod ng mga madidiing suntok ang tinaguriang greatest Thai fighter of all time na hindi nakayanan ang mabibigat na suntok ni Sunny Boy Haro. Pero itong laban ko, itutudo ko na to kasi pag matalo pa ako dito, wala na. Titigil na ako mangarap. Tsaka siguro, yung sabi niya, sige, punin mo yung pera mo, bilet tricycle, biyahe ka na lang. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala ang kampo ng Thai boxer na wala na sa kanila ang corona. Dulot na rin ng hindi nila pagrespeto sa kakayanan ng bagong WBC flyweight champion. Yun yung pagkakamali nila na kami ang pinili nila. Dahil sa training pa lang, ginawa namin, nasabi ko nga sa kanya, surpresahin natin sila. Dahil nakita ko, ang lakas nito, hindi kayang tanggapin ni Pong Saklek eh. At hindi lang pala ang kampo ni Pong Saklek ang walang tiwala sa kakayanan ni Haro na dalawang beses nang nabibigo sa pagsubok na makapanalo ng isang world title. Sa katunayan, mas ginusto ni Boy na mag-alaga na lamang ng kanyang dalawang anak at magsilbing labandero ng kanyang pamilya nang dumating ang pagkakataon na labanan si Pong Saklek. Nakuha ko nga na ipaglabas sila. Siyempre, mamamatay ako para mabubuhay sila. Lagi kong naririnig, lalo na sa Biblia, nakalagay rin na quitters never win, winners never quit. Kaya sabi ko, may edad pa naman, kaya nga mag-world champion. Ngunit kahit siya na,
ang bagong WBC flyweight champion. Marami pa rin bagay ang hindi mababago sa kanyang buhay. O siguro naman, kahit papaano'y may mababago rin naman. Siguro naman, hindi na siya magiging hari ng labahin sa kanyang bahay ngayong world champion na siya. Sa tingin ko marami pa, marami pa. Marami pang mahihirapan sa akin ngayon. Eh dati nga sinisigawan ako ng misis ko. Ayun, lumalaban ako, sigaw. Sigawan niya ako. Oh, naglaba ka na! Sinisigaw na ako. Mamaya, naglaba, nag-flying pa! Sino at Trinidad na Katuto? 24 oras. Todo paghahanda naman ang Filipino-American boxer na si Anna the Hurricane Hulaton para sa nalalapit niyang laban kontra kay Jessica Patricia the Lioness Marcos ng Argentina. Ikatlong pagdepensa yon ni Hulaton sa kanyang WBO Female Super Bantamweight title. Magaganap ang sagupaan nila nang wala pang talong si Marcos sa 16 ng buwang ito sa Argentina. Kamakailan ay kinuyog doon ang boksingerong si John Riel Casimero matapos talunin ang pambato ng Argentina. Ang promoter ng labang yon ni Casimero ang siya rin promoter ng nakatakdang laban ni Hulaton. Tiniyak naman itong walang dapat ipangamba sa seguridad si Hulaton at ang kanyang grupo. Hello mga kapuso, this is Anna, the Hurricane Hulaton, asking you to watch my next fight only here on GMA. Keep it here on GMA, only where the best fighters are. Hey there mga kapuso, I'm sure inaabangan nyo na ang mga maiinit kong chika ngayong gabi. Third death anniversary ni Frances Magalona, ginunita ng kanyang pamilya. Concert para sa master rapper, pinaghahandaan na. At bagong renovate na bahay ni Annabel Rama, silipin! Yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, eksklusibo! Mga magulang ng batang natagpuang patay sa isang sapa sa Paranaque, sumisigaw ng katarungan! Lalawigan ang Pangasinan sa sasakyan ng dating alkalde at tinangayumano ng isang minor de edad. Areli Arroyo at Grace Ibuna, kuling nakita sa burol ni Congressman Iggy Arroyo sa Negros, patutsadahan, hindi naiwasan. Cristina Ramos, iginiit na buong team Askals daw ang dapat parusan dahil sa manoy pambabastos sa kanya ng dalawang miyembro nila. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.